Kasi ang Diyos natin ay tunay eh. Kung tunay ang ating Diyos, ang sabi sa atin ng Biblia, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa nanghihina at napapagod. Sino sa inyo ang nanghihina dahil sa suliranin? Sino sa inyo ang napapagod dahil sa mga problema? Magbibigay ang Diyos ng kapangyarihan sa inyo na kailangan ninyo. Hindi imposible sa Kanya na gawin yun. Sapagkat magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya nga binabanggit sa ating kanina ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid kung kailangan natin ng kalakasan, matatamo natin sa ating Panginoon. Walang imposible sa mga iglesia ni Kristo na mananalig at sasampalataya sa Panginoong Diyos. Pagka ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating buhay, ang lahat ng iyan malalampasan natin. Sapatkat bibigyan tayo ng kapangyarihan at lakas na kailangan natin para natin malampasan ang lahat ng mga iyan. Kaya ang pagsamba, napakahalaga. Sapagkat dito natin tinatanggap ang kapangyarihan. Kaya tayo pagka sumasamba, lumalakas tayo. Nasasabi natin, paglabas natin, kaya ko na uli naharapin ang mga problema dito sa mundo sapagkat nakaranas ako ng kapangyarihan. Huwag tayong tumigil sa ating paglapit sa Diyos, sa ating paghingi ng tulong sa Kanya. Huwag tayong tumigil sa ating paghingi ng pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang lakas na kailangan natin magmumula sa Kanila para tayo makarating hanggang sa wakas. Ang pangako ng Diyos, lalo na pagka lumapit tayo sa Kanya sa panahon ng ating pagsamba, hindi lamang niya tayo pakikinggan, kundi ililigtas niya tayo, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangako.